magbike. Hindi ako nag-walking kasi kanina. May gamit ako nadala. Dala ko tong GoPro. Tapos dala ko pa yung Hello Panda. Yung ito. Ganito lang. Papakita ko sa'yo. Ganito. Yeah. Kumakain ako. Hindi ako nakapag-walking. Tapos itong si Alan, umalis sandali. Umalis siya ng tubig sa may Burger King kasi wala kami dalang tubig. Tapos may lumapit sa akin na babae. Gusto niya umupo dun sa tabi ko. Yung bike ni Brent, parang alam mo yung nakasandal siya dun sa bench na inuupuan ko. Para alam mo yung sakop yung buong upuan. Tapos gusto niya umupo dun sa tabi ko. Whereas yung katabi namin na bench, wala namang tao. Tapos alam mo yun, kasi na dahil paggabi na, wala na rin masyadong tao dun sa park. Pero gusto niya tumabi sa akin. So parang sabi ko, No. Parang sinasabi ko, darating yung husband ko, uupo dun sa tabi ko. So, hindi ko kailangan tanggalin yung bike. Pinapalipat niya yung bike ni Brent dun sa kabilang bench. Hindi ko alam talaga kung bakit. Talagang sabi ko, no. Tapos ang ginawa ko na lang, parang sinandal ko yung parang sa likod ng bench na lang. Basta yung talagang katabi ko pa rin talaga yung bike ni Brent. Tapos yung itong GoPro ko, inawahan ko nga. Kasi hindi ko nga alam kung anong gusto niya. Siguro akala niya, distracted ako. Kasi nga, like, phone ako eh. Naglalaro ako ng ano, ng Talking Tom. Tapos, ayun, tapos, ina-Arabic niya ako. Hindi naman nakakaintindi ng Arabic. Tinatawag niya kung American ako. Hello, walit na mata ko. Parang hindi American ako. Tapos sabi ko, no. Tapos sabi niya, are you a Muslim? Tapos sabi ko, no. Tapos sabi niya, parang hindi ko maintindihan eh. Kung magdadasal ba siya, or ano. Basta, buti na lang, tapos yun, dumating na si Alan. Pero hindi na nabutan ni Alan yung babae. Talagang, hindi ko alam kung binubudol-budol na ba ako. May mga budol-budol na ba dito sa away. So yun, naging alert lang ako. Nagpupuntahan na kami sandali. Then pagkatapos na ito, uwi na rin kami. Kailangan namin maagang matulog. Kasi tomorrow, kailangan namin maagang magising. Dahil itong si Brent, nag-crave siya ng McDonald's na pancakes, saka hash brown. Talagang, willing si Brent ha, na magising ng maaga kasi nga para pumunta raw sila ni Alan sa McDonald's, magdadrive sila. Anong oras na ba? 6:26. Magdi-dinner lang kami sa bahay and then siguro yun na, pahinga na. O nga pala, may nagtanong sa akin, may nag-comment siya. Ano ba pangalan? Hanapin ko. Wait. Nagtatanong siya. We're going to Oman Exchange. Nagtatanong siya. Kung bakit, wait na, tagal ng internet ko. Okay, her name is Jennifer Jones. Then yung comment niya, ang sabi niya, tanong lang sis, bakit pusa ang hindi niyo at hindi aso? Okay. Kasi before, meron akong alaga talaga. Ang name niya, aso siya, Chihuahua. Ang name niya, Borgie. Before pa na dumating si Brent, yun yung, parang siya yung baby ko, siya yung katabi ko matulog, at sana ako pumunta, kasama ko siya, hanggang dito nga nadala ko siya, dinala ko talaga siya from the Philippines. And then, alam mo yung kahit na buntis ako, pinipilit ko talaga na katabi ko siya matulog. There was this incident na nakahiga ako, I was lying on my back, and ginawa niya yung paglalambing niya sa akin, yung tatalon siya sa tummy ko. Medyo nag-worry si Alan. Sabi niya sa akin, hindi na pwedeng katabi na natin si Morgie kasi nga hindi natin alam kung ano yung pwede niya gawin na sunod. Pinilit namin na ihiwalay na siya sa akin, which is at first mahirap kasi nga nasanay ako, nakatabi ko siya matulog, napagising ko, nandiyan siya, naka-curled up siya sa akin, dun sa dibdib ko, ganun. Tapos, hiniwalay na siya sa amin. Nung dumating si Brent, na-feel namin na parang si Borgie nga, nagsiselo siya kay Brent. Alam mo yung parang tinatakulan niya pag narinig yung boses ni Brent. Tapos, hindi namin din alam kung paano namin i-introduce si Brent kay Borgie noon. So, ang ginawa na lang namin, basta yung parang, hindi naman sila nakakulong, pero nasa kitchen sila, then may parang gate. Pag nasa sala si Brent, hindi sila pwedeng lumabas. Hanggang sa dumating talaga yung time na, ayun na si Brent, ano na, naglalakad na. Lumalaki yung mundo ni Brent, lumiliit yung mundo niya. So, ang ginawa namin, pinadala namin siya sa nursery, tapos pinalagaan. Tapos, yung time na yun, nag-work pa naman ako, nakasama ako ni Alan. Din-
dinadala lang sa office para makita. Pero talagang yung galit niya kay Brent, hindi na wala. Yun nga, kasi nga siguro nagsiselos na. And then, sa yun, nawala, na ano na siya. Namatay. And yung parang yung attachment ko sa kanya, iba. Kahit na nagkaroon kami ng ibang aso, iba pa rin yung, hindi ko naman sinasabi na hate ko, pero hindi ko maano yung connection ko dun sa ibang aso. Nagkaroon kami ng aso rin na isa, yung si Hatog. Okay naman. Pero talagang hindi ko siya na-consider na sa akin. Kay Alan siya, ganon. Iba pa rin talaga yung kay Borgie. Kasi parang nag-give up na rin namin si Hatog. And then, ito, dumating si Ginger. May mga traits si Ginger. Tsaka diba nga, ang chihuahua, medyo parang mukhang pusa. Basta may mga traits talaga si Borgie na parang pusa. Kaya yun, siguro, doon na nag-start yung parang hili namin. I mean, hili ko sa pusa. Sa recently lang talaga. Instagram
na may ganun nga raw sa Yaal Mall. Kung gusto ko lang daw i-check. Bahay Kubo ni Lola. Parang ganun yung pangalan. Basta Pinay Restaurant. Pinay Restaurant siya. Kailangan po nandang muna bago. Tsaka, kailangan alam natin kung ano yung ano kung nila. Saan? Kung ano yung, oo. Hindi, kung saan. Kung anong, kung ano yung food kain nila. Oo. Papunta kami ng Sidra. Sa Cheesecake Factory kami mag na lunch. Siguro yung mga ano lang, mag-share na lang kami kasi ang dami ng portion nila dyan. Lunch ngayon. We're heading to... Huwag ko anahin yung ano. Kala na nanadyayo. Umaka-copyright eh. Lalaasan pa yung tugtog. Ayun, pagpunta kami ngayon sa pet zone. Pagkatapos namin sa pet zone, hatid namin si Brent sa bahay ng best friend niya kasi may late date sila. Ayun. Meron pa siyang hangover from their school play. Isa yun sa... Ayan, yun yung kanta nila. Ang ganda ngayon ng play nila, sobrang nag-enjoy kami. They are getting better and better. Year 2, yung year 1, medyo talagang, wala, cute. Kasi nga, di ba, syempre, mga bata na nagpe-perform. Then yung last year, okay din, pero ngayon, masasaya ngayon, basta maganda ngayon, na-vlog namin ni Alan. Gamit niya yung phone niya kanina habang nire-record. Then, inano lang namin sa... yung call din sa gimbal. And then ako, nag-record din ako using my GoPro. Kaya siguro dalawang version yung mga upload ko. Sa kanya medyo close capture. Sa akin medyo malayo. Kasi itong GoPro hindi naman siya yung tipong pwedeng ma-zoom in tsaka zoom out eh. Ayun! Natatawa! Ayan! May nag-comment sa akin eh. Si Rachel. Nakakausap ko siya sa Instagram. Ang sabi niya, tahimik lang daw ni Alan. What she doesn't know, tatahi-tahimik lang yan. Hinihintay lang niya ako magkamali. Yun. Hinihintay niya ako magkamali. Then after, kasi kung mag-vlog, ang gagawin niya sa akin, nulukuhin niya ako. Bibiruin niya ako. Aasarin niya ako. Ganon. Hindi siya mabait. Huwag kayong maniniwala. Ayan, we're here again at Pet Zone. My brother's house. Tingin ka ba anong meron dyan?
vlogging using my phone. This one has a bigger nose. No, this one has a bigger nose. Hi, baby. Huwag mo kakagatin na kasi we smell like hats. The bird is scaring me. So cute. Ay, may ginugroom sila sa loob. Ayun po. So cute. Ayun, tumitingin kami ng toys tsaka cat food para dun sa dalawang makulit sa bahay. Oh, hindi namin to. The dogs are in that cage are so cute. Yeah, ano? The dogs. I don't know why this bird always conk conk conk. Wait, this is a raven. Be a raven. But she has a black beak. But she has a black beak. Guinea pig yata, ewan. Ang cute. Kasi to hamster yata, ewan. Hamster to, no? It's so cute. It is a hamster. What happens if they go right here? Three dogs? Three dogs. Actually, this is six. One owner. Oh!